good morning. Ngayon, magluluto tayo ng chocolate sponge cake. At ito ang mga ingredients. 4 egg yolks. 4 tablespoons of milk. It's fresh milk, guys. 3 tablespoons of sugar plus 1 pinch of salt. 3 tablespoons of oil. 3 tablespoon. Dinagdagan ko siya ng 3 tablespoon, guys. Lahat-lahat yun. Half cup at 3 tablespoon. Now, kailangan natin siyang sarain or we need to sift our flour. Pwede rin cake flour ang gagamitin niyo, guys. Since meron akong sponge cake flour, ito ang ginamit ko, sponge cake flour. So, sarain natin siya. Ito ang technique din, guys, na para malambot ang ating sponge cake, kailangan natin gamitan ng salaan or we need to sift it so that our cake will be very soft. Kaya, kailangan natin siyang salain. Eh, may esukal pala itong sponge cake flour, guys. So, hindi ko na siya inahalo. Pag na ganyan na siya, tinatabi ko na lang yung esukal. So, paghahaluin natin ito lahat, guys, ng mga ingredients, the egg yolk, sugar, oil, and of course this flour. So, paghaloy natin maigi yan. Ngayon, since na chocolate ang ating lulutuin, nagdagdag ako ng 1/4 cup ng cocoa. So, kailangan din nating salain ito, guys. Ito ang magpapadagdag ng kulay or magpapadagdag din ng taste ng ating chocolate flour. Marami makikita na cocoa, guys, sa mga supermarket. Kaya, yeah, cocoa, unsweetened cocoa powder ang binili ko. So, itong hinalo natin, 1/4 cup yan, guys, at sasalain din natin. So, kailangan lahat ng mga ganitong dry ingredients, guys, katulad ng flour at itong cocoa, kailangan na talaga natin salain. Kasi for the consistency at saka sa volume ng ating cake. Pero sa egg yolks yan na kikita, guys, kung magulang-pagula yung egg yolks natin, yun, ready na yun siya na gawing sponge cake or chocolate cake, chocolate sponge cake. So, paghahalo-haloin na natin ito, guys, gamitin natin ating whiskers or whisk it, all the ingredients. So, since na nagdagdag tayo ng 4 cups ng cocoa, guys, nagdagdag din ako ng 4 cups ng 1/4, sorry, 1/4 cup ng oil. Since malasa itong cocoa, so dagdagan natin ng 1/4 cup. So, egg whites na to, guys, ha? 4 egg whites. Tapos, since may cocoa tayo, 1 teaspoon lang ng vanilla ang gagawin, ang ilalagay. Tapos, maglagay din tayo ng vinegar. 1 teaspoon yan, guys. Or lemon juice para lang papawala ng lansa ng ating egg white. So, since may asukal din tayo inahalo sa egg whites, 1/4 cup ng asukal yan, guys. Dalawang hulog yan, di-divide din ko yan into two parts. So, unang hulog. So, pangalawang hulog. Itong asukal na 1/4 cup. At tapos, batihin natin ito, guys, ang ating egg white. Kasi wala akong, electric mixer. So, manual lang yan, guys. Hanggang sa ganito ang ating egg whites. Yung consistency ng ating egg whites is ganyan, guys. At saka yung maputing-maputing
puti na siya, tsaka napakamabula-mabula na talaga niya, guys. Yan, ready to mix together. Yan ang ating egg-yolk mixture na may kokwa. So, paghalo nito, guys, may sikreto nito. Ito ang technique. Kailangan dahan-dahan lang at hindi natin ibuhos agad-agad. So, dahan-dahan at cut and fold. Cut and fold. Slowly lang, guys. Cut and fold. So, ganyan lang ang sekreto ng paano gumawa ng sponge cake, guys. So, dahan-dahanin lang natin. Huwag natin madaliin. Huwag natin ibuhos din ang ating egg whites para yung volume ng ating sponge cake is yung makapal, guys. Yung parang kumakapal siya yung pag niluluto siya. Bumubula ng pataas, ganun siya, guys. Kailangan ang technique is cut and fold, cut and fold. So, ganyan siya, guys, hanggang sa matapos lahat ng ating egg. So, dito sa oven ko, naglagay ako ng tray at the bottom rack. Naglagay ako ng hot water, guys. Kailangan iluto natin ang ating sponge cake na may hot water at the bottom rack. May tray yan, guys. At saka yan, ready na yan. Na-mix na natin ang ating egg whites at saka yung egg yolk mixture na may kokwa. So, yan na, guys. Cut and fold din. Cut and fold. Kailangan yung consistency niya, guys, is ganyan. Yung masyadong mabula yung egg white niya. At saka yung baking pan natin, guys, lagyan natin ng wax paper para paghango natin, sandali lang, hindi tayo mahihirapan. So, ganyan lang, guys. Ibuhos lang natin sa ating baking pan. At kailangan i-shake-shake din natin dito, guys. Shake-shake. Shake it, and then itagtag natin for a few times. Tagtag for a few times. Tapos, ilagay din natin sa ating oven. So, ito na yung luto niya, guys. Ito na yung finished product ng ating chocolate sponge cake. At mukhang perfect naman siya, guys. Tingnan mo ang kanyang volume, ang kanyang pagkaluto is mukhang cotton stock talaga siya, guys. Napakalabot niya, guys. Napakayami nito, guys. At ito ang naluto nating chocolate sponge cake, guys. Hope like this video. Hope to share it to others. Comment and please subscribe to my channel. See you on my next video.